Pagdipas ng mga panahon sa mga pagsulong namin, isang siya lagi inisip namin kasi nga natatakot kami na bukas makalawa sa ilig niya sa Dota, nakalimutan niya nga yung pag-aaral ng maayos. Baka hindi siya humantong sa isang magandang pamumuhay. Actually, nung nagpaalam siya, hindi ko siya pinayagan. At the age of 16, sabi niya sa akin, pupunta raw siya ng Amber in Malaysia rin. Hindi ako pumayag. Siguro, naisip niya, madamot ako dahil hindi ko siya pinapupunta sa ibang bansa. Pero later on, pumayag na rin ako dahil wala na akong magawa. Nakita ko, ito na yung gusto niyang buhay. Yung makita ko na maging masaya siya, natutuwa na ako eh. Nakita ko na parang lahat ng mga pinaghirapan niya sa loob ng halos 7 taon niyang ginagawa, eto na. Basta sa amin, nakita ko magiging maayos siya. Makakarating siya sa iba't ibang bansa, eh natutuwa naman ako. Lagi lang po kaming nag-uusap ng papa ko dahil lagi nga po siya nanonood ng laro. Tapos ang dami niyang tinatanong sa akin tungkol sa pagdodota ko. Tsaka yung mga playang na nahihirapan ako. Kung malakas ba yung playang, nakakatawa lang. Sumusuporta. Sa napakaikling panahon, mula nung pumasok siya ngayong January, na-adapt po na yung gusto niya. So ako na ngayon yung number one supporter. Bawat panalo niya o bawat talo niya, eh masaya naman kami. Kalimutan niya man ang Dota o ano man maging buhay niya sa Dota. Eh siyempre, para kami doon sa ikawundad ng buhay niya.